Bawal pong kunin ng picture, pakiusap lang po. Sabi ng bawal nga pong kunin ng picture, sir. Sumunod naman po kayo. Mga mahal kong kababayan, mabigat sa loob ko na humarap sa inyo para magdeklara ngayon ng isang national health emergency. Ang epidemya ng mutant horse hair worms ang nagdulot sa ating bansa ng isang malubhat na kapangingilabot na pinsala. Higit pa sa anumang krisis na dumaan na sa atin noon, nasa mahigit 3,000 na ang namamatay sa ngayon. Higit pa ron, nasa 100,000 na ang kumpirmadong kaso ng infection sa buong bansa. At mukhang lolobo pa ang bilang na ito. Tinatayang nasa 1,000,000 na ang bilang ng mga posibleng na-infect ng epidemya ng mutant horse hair worms. Kaya naman, kailangan na nating magpatupad ng batas para na rin sa kaligtasan ng ating mga mamamayang pwede pa nating isalba ang buhay. Nakikiusap kami na makipagtulungan kayo sa amin. Hindi po ito madali. Kailangan namin ang tulong ninyo para magtagumpay ito. Mga kababayan, magtiwala na lang sana kayo sa amin. Dahil gagawin namin ang lahat para naman maibigay ang kailangan ng lahat sa oras ng krisis. Dapat talaga sinabi ko na ito agad nung tagsimul, ilang araw bago magsimula ang summer season. Hindi ako makatulog nun. Kaya lumabas muna ako para sana maligo. Kaya lang, may mga nakita akong lalaki. May mga dala silang aso. Pinakawalan nila sa ina. Akala ko mga wala lang silang puso. Kaya tinapon nila yung mga aso nila sa ilog. Tutal naman mukha naman. Malubha ang sakit ng mga aso nila. Nireport niyo na ba sila? Ilang araw na lang. Dadagsa na ang mga turista. Ayokong mawala ng kikitain. Kinuha ko na lang yung bangkay ng mga aso at nilibing sila sa bundok. Tapos, dumaan ang holiday at nagdating na ng mga turista. Mukha namang walang nangyaring masama. Kaya lang, hindi nagtagal. Ilang buwan lang makalipas ang summer, ang pamilya team natagpuan lumulutang sa ilog. Noon pa lang, alam ko na agad na may masamang nangyayari. Pero ganun pa rin ako. Inuna ko pa rin ang reputasyon ng bayang to. Hello? Na-track ko na! Sino? Sabi mo itrack ko yung mga bumili ng shares ng Jowa Farm. Sabi ko naman sa'yo, bumulusok pataas ang stocks ng Jowa. Huwag ginagawa ko. Kung may sintomas sila, dali na agad sa quarantine. Hindi na kailangan ng written diagnosis. Wala ka talagang utak, pasahin mo yung protocol! Ano ba kasing ina-announce mo? Mga hindi ba talaga kayo nag-iisip? Kumusta na yung kamot? Sa ngayon, sir, dinedevelop pa po ng lab. Hanggang kailan? Pag nalunod na silang lahat? Hindi man nakakahawa ito. Umabot na mga taong infected sa mahigit 1,000,000, kaya ayusin nyo ng trabaho nyo! Captain! Hello? O ano? Ang tagal niya naman dumating! Oo, nandito na! Pasensya na, pwede pa makahingi. Inom ka ba na? Yeah. Pasensya na, sweetheart. Para saan? Kung sana hindi kami umalis ng summer, walang ganito. Hindi ko sana sinamin yung mga bata. Pwede ba huwag kang magsalita ng ganyan? Ako man, nagkulang din. Papa, malapit na ba kami mamatay? Ano bang kalokohan yan, anak? Siyempre hindi. Pag nakainom na kayo ng gamot, okay na. Ba't di pa nila kami bigyan? Parating pa lang kasi yung gamot, pero malapit na.
Di ba gumagawa ng gumot yung kumpanya nyo? Sabihin nyo sa kanila, bilisan. O sige, anak. Magsasabihan ko silang bilisan, ha? Basta ang gusto ko, mangako ka muna kay Papa. Magpakatatag ka lang, anak, hanggang dumating yung gamot. Tapos pupunta na tayo sa theme park. Promise po? Maniwala ka sa akin, kasi sasakyan natin lahat ng rides doon. Panonood tayo ng fireworks, kakain ng candies, lahat ang gusto nyong gawin, okay? Opo. Narinig mo, Yeji? Kaya mangako kayong dalawa kay Papa, ha? Magpakatatag lang kayo hanggang dumating yung gamot, ha? Okay, Yeji? Sabi ko, total naman, mamamatay na rin lang ako. Ininom ko na lang yung vermicide, yung nandun sa bahay. Parang magic, nawala agad yung uhaw ko. Ano ang gamot na yan? Hindi. Ano ka ba? Hindi ako nagbibiro. Huwag kang maate dyan. Baby, oh, nasa na yung gamot? Ka. Oh, ano ba? Na. Akin na yung gamot ko. Eto na. Eto yun. Windazole? Vitals niya. Hanggang ngayon, may konting signs pa rin po siya ng malnutrition. Pero yung bulate, mukhang patay na. Kita nyo na? May vermicide naman palang tumatalab! Windazole? Hello, Minister. Magandang balita po. May nahanap na kaming gamot. Sa kumpanya nyo galing. Vermicide yun ang manufacturer ng kumpanya nyo. Napapatay nun yung horse hair worms. Napagalaman namin na may nahanap ng gamot ang Crisis Control Center laban sa horse hair worm. Para sa amin, nakumpirma namin sa clinical test na tuluyang namamatay ang mutant horse hair worms gamit ang vermicide na Windazole. Nakikipag-ugnayan ngayon ang Crisis Control Center sa Jowa Pharmaceutical para masuplayan ang lahat ng to. Sir, ano pong kailangan nila? May Windazole kayo? Pabiling tatlo. Wala po kami ganun brand eh. Balik po kayo, sir. Ano pong kailangan nyo? Excuse me, pabili ako ng Windazole. Sino ba kailangan? Yung asawa at mga anak ko. Ha? Ano nangyari? Meron o wala? Wala eh. Ano, bakit? Nag-inquire na yung dispensary department sa head office pero out of stock na daw yun. Ano ba klaseng kalokohan yan? Pero ang mas kalokohan, yung Windazole lang ang umuubra ng gamot tapos tinigil na ang production noon last October. Ang tagal na kayang walang benta noon. Pero may mga pharmacy pa siguro may stock noon. Naisip ko nga rin yun, isa-isa ko silang tinatawagan. Nangangalahati na ako dyan. Pero ni isa, wala pa ako nahahanap na may stock. Uy, Jayo! Sandali! Hindi ko maintindihan. Matagal nang tinigil ang production nun dahil hindi mabente. Kaya paano nangyari nyo ng gamot? Sa ngayon, swerte na lang na may gamot. Kung wala siguro ang Windazole, sigurado mas malaking problema. Inaasahan namin ang production nyo. Ibibigay namin ang suporta kailangan. Hindi ganun kadaling i-reactivate ang production ng gamot. Pero makakaasa kayo. Gagawin namin ang lahat ng posible. Yung crude drug. Ayun ba? Swerte at nasa storage pa. Mabuti naman. Sige. Anong maximum production capacity? 100,000 doses sa isang araw. Anong sabi mo? Pero kulang naman yun. Sa kasamang palad po, maximum capacity na po yun. Tapos pwede pang mabawasan yun kung may sirang makina. Medyo may kalumaan na rin kasi mga gamit namin dito. Ganun? Huwag po kayo mag-alala. Hindi problema yan. Gawin na lang natin ang lubos na makakaya natin sa ngayon. O sige na. Halos imposible pa rin makahanap ng Windazole sa mga lokal na butika sa alman sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Ilang oras pa lang nakalipas mula nung i-anunsyo ng otoridad, lumilitaw na upos na agad ang natitira supply ng Windazole. Matagal lang natigil ang production ng Windazole pero ginagawa namin ang lahat para ma-reactivate ito. Hindi nga lang ganun kadali ang paghahanda sa prosesong ito. Pero umasa kayo, napipilitin naming masimulan na ito ngayong gabi. Pero wala nga lang kasiguruhan yon. Makakahanap si Papa ng gamot. Kumpanya kasi nilang gumagawa ng Windazole. Kailan po ba babalik si Papa? Sandali na lang yun. Lahat ng mga kamag-anak ng mga may sakit, labas na! Paalisin nyo na sila! Pusukin na kami! Ay, ba't yung may pinalalabas? Ano ba? Ay! 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 Ay
lang kayo mabuti sa akin! Bakit? Sino ka ba? Bakit ko sila ginulong? Utos po ito ng pamahalaan. Kailangan to para protektahan ang buhay ng mga may sakit. Kung magkakasama sila, malaking tulong na yon. Nauubusan na tayo ng paglalagyan sa mga biktima pa lang. Isa pa, baka mawalan tayo ng kontrol kung kasama pa nilang pamilya nila. Naintindihan mo? Para na rin to sa ikabubuti nila. Makipagtulungan na lang kayo sa amin. Kung ayaw nyo mawala sila sa inyo. Kailangan nila kami! Sweetheart! Yung gamo! Oo, sige sweetheart. Bukas naman magsisimula ng production eh. Okay lang kami dito. Nagkatotoo na nga po ang pinangangambahan ng autoridad at ng buong bansa. Hindi na mabigyan ang mga bangkay. Pero kaya naman namatay ay yung mga pasyente na hindi na-isolate at yung iba naman ay yung mga nakataka sa quarantine camps na tinutuluyan nila. Ayon sa mga eksperto, hindi matukoy kung ano ang nagtitrigger sa mistulang pagkabaliw ng mga pasyente. Karamihan ng mga pagkamatay ay nangyari sa kalagitnaan ng gabi at lumilitaw din ang nagkaroon ng chain reaction sa mga pasyente. Kaya naman, pinangangambahan na ang pag-isolate sa kanila ay maaari magdulot pa na mas malubha problema. Kaya hindi malayo mas lumala pa ang epidemyang ito. Naghihintay pa ako ng updates ng oras ng delivery eh. Kaya ngayon wala pa akong maibibigay ng eksaktong oras. Pastandaan na lang. Ang dami ng tawag tungkol sa oras ng delivery. Huwag na sila maghintay. Sir? Walang na-produce ni isang pilo mga lintek! Bakit wala pa rin yung mga gamot? Sinungalingan yan! Ano ba talagang ginawa niyo doon sa mga gamot? Ulitin mo kayo sinabi mo! Ano akala mo? Mamamatay tao kami! Eh bakit kain niyo bang ilabas yung gamot? Pag-aaring niyo kami! Isa't! Hello? Nakakuha ako! May pills na ako! Pasensya na po. Matagal na kasing tinigil ang production ng gamot na yon. Kaya nung nirush ang reactivation, nagkaroon naman ng overload. Yung machinery, outdated na rin kasi. Balita ko, milyon-milyon dolyar ang kickback ng Choa Pharma taon-taon. Bakit hindi nyo gamitin ang porsyento nun para mag-update ang makina? Pasensya na, sir. Hindi ko po alam ang isasagot dyan.
Isa lang ang nakikita kong solusyon. I-disclose niyo ang chemical composition ng Windazone. Po, sir? Lilinawin ko lang, kung gagawing available ang chemical composition ng gamot, magagamit yun ang ibang manufacturer para makagawa ng Windazone, tama ba? Tama po. Kung i-activate ang production lines ng 20 pharmaceutical manufacturers, makakapag-produce ng sapat na doses para sa 1,000,000 katao araw-araw. Kaso hindi pwede pilitin ng isang kumpanya na basta i-release yung formula. Sa gitna ng isang national emergency, pwede namin sila pwersahing i-disclose lahat ng data sinabit sa KDFA. Patungkol sa Windazole, alam mo ba yun? Correction, sir. Lahat po ng data maliban sa chemical composition ng Windazole. Imposible pong i-disclose ang tungkol dun hanggat hindi pa expired ang patent. Kaya nga iningi namin ang kooperasyon nyo, Mr. Kim. Kahit po gustuhin namin ilabas ang formula, matatagal lang pa po bago makapag-set up ang ibang manufacturer. Hindi rin agad sila makakapag-produce ng gamot, sir. Kung ilalaan siguro natin ang lahat ng available na labor at equipment, tapos ibabypass natin lahat ng posibleng legal procedures, maaari sigurong masimulan ang production sa loob ng isang linggo. Isang linggo pa? Opo, ganun pa katagal. At yun eh, kung mapaplansya agad to. Pero sa bandang uli, nasa Jowa Pharma pa rin ang desisyon eh. Hindi naman sila charitable institution. Malagay nyo, papayag kaya ang Jowa na i-release ang formula? Ang majority shareholder ng Jowa Pharmaceutical ay ang Bronze Star with 51%. Ibig sabihin, sila may hawak ng pagpapasya. Ang tanong lang ay kung papayag pa sila. Tama, ganun na nga po. Sinisiguro kung tatanggap kayo na malaki sa pamahalaang ito. Kung gusto mo, pwede pa tayo magpirmahan para maging opisyal. Kaya lang, kung tatanggi kayo sa offer, magpapadala kami ng auditor para sumailalim sa matinding audit ang kumpanya nyo. Sir naman, kung ayaw nyo ng ganun, makipagtulungan kayo sa amin. Kung hindi, humanda kayo magbayad ng penalty tax na magsara na kayo. Nasa iyong desisyon. Ay, ano ba? Sumayin nyo kami! Ay! Sumayin nyo ka, buyan! Silis na kayo lahat! Napagsapata sa pagkakayo nyo sa labas ng kapito! Hula! Ilabas yung kapat! Ibigay niyo sa amin ngayon! Ay, ano ba? Nagagawa ko ba yung pinatulog na hapa na na? Yung pera dala mo? Oh. Tara. Yung kilala ko empleyado sa loob, nagalungkat dun sa storage. May nahanap pa raw siyang dalawang kahon dun. Pero ito na yung huling batch. Pagkatapos ito, ubos na. Wala na. Ilo, umali! Ba't pinapasok ko sila? Ba't pinapasok ko sila? Kung empleyado sila dito eh. Sige na lahat ah. Sige na, malas na kayo. Salamat ulit. Salamat. Ano ba naman, $3 isang pilang singil niya? Kala mo hindi ka sama sa trabaho. Salamat. Salamat bro. Tara na. Papasukin mo kami! Lalabas na kami! Padaan! Ito po nila. Tatlo lang naman ang kailangan ko. Ipainom mo to sa kanya. Salamat po ah. Salamat kuya. May gamot siya! May gamot ang tao yan! Nakita ko may...
Anong sabi nila? Pasensya na, sir. Ayaw po nila. Mga wala ano? Na kayo sa tamang pag-iisip! Bakit? Bakit? Bakit kaya gano'n? Mga walang puso eh! Huli na talaga yun eh. Bakit mo kasi nilabas? Alam mong huli na yun. Paano na ngayon? Saan tayo kukuha nun? Hello? Papa! Bakit? Ano yun anak? Papa, nasaan ka na po? Bumalik ka na po. Bumalik ka na Julo? Dito, Papa! Julo! Bakit tinapon sa labas sa mga kaalat ng mga biktima? Wala na kami magagawa eh. Hindi pa kasi makakaproduce ng gamot ngayon. Precautionary measure lang para maiwasan na magkagulo. Di hindi na namin malalaman kung buhay o patay na yung mga pamilya namin sa loob? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Eh yun na mismo gusto nyo mangyari. Yung mga pasyente namin, ina-isolate nyo para hintayin na lang sila mamatay. Ganun! Ginagawa na namin lahat para... Kanokohan! Yongsun. Bakit pinaalis na sila? Kasi, baka, wala na kaming pag-asa. Huwag mo sasabihin yan, meron pa siyempre. Sumuko man sila sa amin, basta ikaw wag ha. Itigil mo yan, basta magpakatatag ka lang. Hindi ako susuko. Nahihirapan na yung mga bata. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Huwag mong sabihin yan. Kinagawa mo naman lahat ng kaya mo. Sweetheart. Ano yun? Kumain ka na. Huwag kang palipas ng... Huwag mo nga ako alalahanin. Unahin mo ang sarili mo kahit ngayon lang! Galit ka na naman. Tawag ka ulit, ha? Mrs. Kailangan mo magpakatatag, kahit para na lang sa anak mo. Makakaligtas sila. Bakit ba kasi hindi nilang pamilya kung inintindi ko eh? Bakit pa kasi ako nagpakabayan eh? Ang tanga ko eh. Walang utak! Walang utak! Walang kwenta! Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi ko lang maintindihan eh. Parang ang gulo. Hindi naman virus ang horsehair worm, pero kalat na kalat agad sa buong bansa. Tsaka... paano agad nawala yung windowsill sa market ng ganong kadali? Kahit nung nahinto na ang production, meron pang 100,000 boxes na na-release. May 4 na daw sa isang box. Sapat na sana yun sa 400,000 na pasyente. Tapos ilang oras lang matapos yung announcement, out of stock agad yung gamot. Baka hindi naman sold out. Posible na wala naman talagang stocks dun. Eh ano? Posible na mayroong nang hoard sa lahat ng gamot na yun. Baka binibenta na sa black market yun ah. Sabi kasi sa akin ng production team, ano eh. Hoy, saan ka pupunta? Jayok! Ito ba talaga yung mga tao nakabili ng shares? Pare-pareho sila. Walang trabaho at walang sariling tirahan. O wala lang address. Kaya malabong makabili ng shares ang mga taong yan. Eh paano nga? Yung totoong buyers, gumagamit lang ng puppets. Sino kaya? Ewan ko. Sinungaling ka! O sige. Yung isa kasi may ginawang mali. Meron talaga nakakaiwan ng bakas eh. Isa siyang matandang may problema sa utak na nagtatrabaho sa mushroom farm. At yung isang anak na umay-ari ng farm? Sabihin mo. Yung panganay, researcher sa isang pharma company. Hulaan mo kung alin. Chowa Farm. Bingo! Gagawin natin sa kanila. Kapay, dapat isara na natin ang kumpanyang yon. Ano kaya kung ganito na lang?
baka pwedeng bilhin ng gobyerno ang kumpanya. Nang sa ganun, yung formula ng Windazol maging pagmamayari na ng pamahalaan. Total naman, gusto ng investors na kumita sila. Kung tama ang presyo, baka tanggapin nilang offer. Paano, sir? Sa tingin yung ginagawa nyo. Yung bugs, mabilis ang paglaki sa loob ng mga biktima. Aabutin lang ng 3 hanggang 4 na buwan para maging fully developed sila. Hindi pwedeng maghintay ng ganong katagal tapos dun palang aaksyon. Bakit? Sa sandaling magpakita ang infected ng sobrang pagkauhaw, tuluyang nawawala ng gana niya sa pagkain. Tapos puro na lang tubig. Pag nagsimula ang sintomas na to, halos lahat ng mga infected namamatay sa loob lang ng 2 hanggang 3 araw. Mamamatay lang sila kung mapapabayaan silang malunod, hindi ba? Iniisip nyo sigurong mapipigilan nyo silang mamatay kung may lalayo nyo sila sa tubig. Pwes, kailangan maintindihan nyo na hindi lang ganun kasimple ang pagpigil sa problema. Ano pong ibig nyo sabihin? Darating ang oras na masasagad na mga bulate. Masasagad? Ganun nga. Yung bulate, gagawa ng paraan para makalabas. Sa oras na yon, wala nang kasiguruhan kung mabubuhay pa ang biktima. Isa lang ang dahilan kung bakit sila nahihirapan. Doktor! Yun ay dahil Doktor! Sa sakit, habang pilit na lumalabas ang bulate sa katawan nila. Kung mapipigilan ang bulate dahil sa walang tubig, lalaban sila. Ibibigay nila ang lahat para makalabas sa katawan ng host at mabuhay. Pasensya na, tubig lang ang meron. Ano po yun? Yung mga anak ko, sobrang sakit ng tiyan at namamantal lang ang mukha. Baka pwede namang... Hindi kami pwede magbigay ng ibang gamot. Painumin na lang muna sila ng tubig, ma'am. Mas masahol pa ang mangyayari. Mas nakakakilabot sa kanyo. Mapapaliw sa kahanap ng labasan ng bulate. At ang pasyente, baka hindi na makaligtas pa sa sasapitin niyang kapalaran. Ang pihira na sa eh, ano pa magagawa natin ngayon? Baka hanggang ngayon na lang siguro o ilang araw pa. Kailangan na silang mabigyan ng gamot. Kung hindi, haharap tayo sa pinakamalalang trahensya sa bansa. Hindi ba sila naaawa sa mga tao? Ay, naku. Awa naman sa ano sila! Ano po, Hanto? Sabihin nyo, magkano ang gusto nyo? Room 502? O sige, paiga ko dyan. Pupunta na ako agad. Sino yan? Ako to. Yung kausap mo kanina sa phone. Mag-isa ka lang? Oo. Maswerte ka. Ito na yung box ko. Yung pera nasan? Ah. Ito. Sandali, check ko. Sabi nyo! Papa!
kinausap mo ang itapon ng buhay mo. Sabi mo sa akin isipin ko alam ko. Tapos sa loob! Sa internet, maniwala kayo! Pakawalan ko na ako! Wala akong kasalanan! Hello, sino to? Kuya, ako to. Buisit kayo mga polis. Sige na. Teka kuya, huwag may baba, makinig ka muna. Ano ba yon? Ano ba kailangan mo? Alam ko kung saan may window zone. Papunta na ako ron ngayon. Kuya, makinig ka mabuti sa akin. Kuya, sinadyaan nila ang lahat. Pinlanong mabuti to ng mga... Huminaho ka lang pare. Pagpakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi naman kailangan to. Ang totoo, nag-invest lang naman ako doon sa kumpanya. Humiram ako ng pangalan kasi hindi pwedeng ako rin ang bibili na shares. Gusto mo makipaglaro, ha? Magsasalita ka na? Sa tingin mo kaya may mag-iimbestiga pa kung mahanap ka nilang patay dito? Baka nga walang makapansin na wala ka na eh. Sasabihin ko na! Sige na! Ilang taon na rin bago pa na-buy out yung kumpanya. May ni-launch na special research project. Aprobado at may suporta mula sa dating CEO. Iisa yung top secret project na inspired ng special ability ng horsehair worm para manipulahin ang utak ng host niya. Gagawa kami ng isang groundbreaking na gamot para sa mga sakit sa utak. Kung manidiskubre namin ang sikreto ng protein material na galing sa bulating yon, breakthrough na yon sa treatment sa mga sakit ng central nerve na walang gamot, gaya ng brain tumors at Alzheimer's. Papaguhin nun ang lahat. Lalo ng pharmaceutical market sa buong mundo, ang unang stage ng research, lumikha ng mutant worms na gagamit ng mammals bilang host nila. Matapos ang hindi mabilang na attempts, nagtagumpay din kami sa unang stage. Nalampasan na namin ang unang harap. Kaya lang, biglang nag-take over ang Bronze Star sa kumpanya. At yung bagong CEO, pinagwatak-watak kami sa R&D department. Negosyanteng, walang interes sa bagong gamot na dinedevelop namin. At yung dating CEO na tinanggal sa kumpanya, nagpakamatay nung kami natigil. Lahat yun, lahat ng pinaghirapan namin natigil. Hanggang sa... Kalokohan na to eh! Ano naman gagawin natin? Yung isa sabi, nagbiro na. Pagkakitaan na lang daw namin yung research kesa naman masayang. At dahil siguro lasing kami at pare-pareho nang hihinayang, pumayag kaming lahat sa balak niya. Oo nga eh, sigurado yun. Gumawa kayo ng gamot. Tapos binenta nyo bilang isang pangkaraniwang permicide. Pinakawalan yung mutant worms at pinakyaw ang shares ng kumpanya. Ganun lang. Eh mga wala pala kayong kaluluwa eh! Pumatay kayo para tumaas ang presyo ng shares nyo! Hindi namin akalain na mawawala ito sa kontrol. Sa estimate namin, may 10,000 na may infect at marami na yung 100 taong patay. Alam mo yung flu? Dapat mas konti pa sa biktima ng flu ang magiging biktima ng horsehair worms. Mawala kayong utak. Anong akala nyo? Laro lang ang pumatay. Naging national issue na. At pumano na yung share price at target price namin. Ibibenta namin yung shares at inirelease yung gamot sa market. Ire-release? Anong ibig mo sabihin doon? Kung ganun, may mga nakatago kayo? Ang estimate ko mga nasa 100,000 doses yun. Saan nakatago? Ano? Saan nakatago? Saan yung gamot? Saan yung gamot? Kuya! Alis dyan! Ikaw walang iyakas sa mo tinapos yung gamot! Ito nakalagay lahat sa loob! Kuya! Kalma lang! Teka kuya! Ano kuya! Mo? Ano ka ba? Hintayin mo natin si Yeonju! Nasa akin yung susi! Si Yeonju magdadala ng sasakyan panghapon! Wala mo pakialam doon!
Nagpapakahirap si Yonju na tumulong! Huwag ka magtitiwala sa iba! Sinabihan ko siyang wala siyang pagsasabi ang ibang tao! Sabi gamot! Kuya! Mukha nandito! Dito! Kuya! Yan na ba yun? Mga walang hiya sila! Ito nga, Windazol! Ang daming Windazol! Dali, tulungan mo ko! Ang lintik na yun! Kuya! Hindi! Ayos ka lang! Hindi! Yung gamot! Hindi! Hindi! Yung gamot! Bitiwan mo ako! Kuya! Isusunod mo kuya! Bitiwan mo ako! Pinaon ka! Bitiwan! Tama na! Halika na! Kuya! Gamo! Mamatay tayo pag di mo tinigil yan! Itigil mo na yan! Kailangan natin makalis dito! Ako naman! Jabil? Jabil? Gumising ka, Jabil! Hindi itong dahilan kung bakit kita tawagan. Gusto lang naman kita sumaya eh. Alam mo yun, di ba? Mamaya na lang tayo mag-usap pwede! Tawad, kuya! Patawarin mo ako! Makakalabas tayo rito! Huwag kang bibitiw sa akin! Kuya! Oh, my God.
Yung Sun? Hello, sweetheart. Ano yan? Saan ka na? May problema ba dyan? Kinukuha na nila ang mga cellphone namin dito, pero gusto muna kitang makausap. Ano sabi mo? Baka kasi, ito na ang huli nating pag-uusap. Meron muna akong gustong sabihin sa'yo. Ano ba, Yung Sun? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sweetheart, huwag na huwag mong sisisiin ang sarili mo, ha? Ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo. Ano ba? Tama na nga! Naging mabuti kang asawa sa akin, Jaehyung. At mabuting ama sa mga bata. Bakit mo sinasabi yan? Itigil mo na nga ito! Kailangan mo na magpakatatag! Kaya huwag ka mag-iisip ng ganyan! Gusto ko sana, pero parang wala na ako sa sarili. Parang nawawalan na ako ng pag-asa, sweetheart eh. Hindi kita papayagan! Hindi pwede maulila sa ina mga anak mo, naiintindihan mo? John mo, anak. Mag-hello ka sa papa mo. Papa! John mo, anak. Miss na po kita, papa! Yeji, si papa. Papa! Papa! Yeji, baby, si papa doon. Nandito lang ako. Papa! Kailan pa po babalik? Mamaya, babalik ko po. Nandiyan lang, mamaya. Dala yung kamot niyo, anak. Kaya dapat hintayin niyo lang ako. Papa! Ibalik niyo yung phone ko! Nak, hello? Yeji? Yeji? Hello? Hello! Sa mga tao! Alam mo ba nangyayari? Pinobroadcast ng live yung sitwasyon sa loob ng camp. Dahil sa buwisit na social media, mas lalo nagpapanik ang publiko. Yung mga taong infected, pinakakaban nyo lalo. Mas lumalala lang ang sitwasyon! Kasing importante ng kapakanan ng victim sa public security. Paano na lahat yung mga hindi infected? Gusto mo ba tumigil na lang ang buhay ng lahat? Hindi ko alam kung gaano sila kaapektado dahil sa epidemic. Pero, kumpara naman sa mga infected, komportable pa rin sila! Sandaling panahon na lang ang titiisin nila. 1 week na lang ang kailangan natin. Jaehyung, huwag ka na mag-alala. Maayos din to. Ito take over na ng gobyerno ng Jowa Pharma. Tapos, ilalabas na nila ang composition ng gamot at maduduplicate na yun ng ibang manufacturer. Isang linggo na lang ang titiisin para mahanda ang proseso. Sandali na lang yun. Konting tiis na lang. Jaran! Isang organic soup na gawa ni Papa! Wow! Pero Papa, hindi naman po to sabon. Kasi ang sabon po, korting square o pabilog, hindi ganyan. Sabon pa rin to, anak. Alam mo kasi, ang mahalaga sa sabon, yung content na fatty acid, yun ang importanteng ingredient na nagtatanggal ng mga dumi sa kamay natin. Hanggat may fatty acid, hindi mahalaga kung star o heart-shaped. Pare-pareho lang ang sabon. Jaehyung? Makinig kayo, Anju. Hindi na sila tatagal. San yung crew drug? Nasa headquarters nila. Tara na. Teka! Meron malaking kalokohan to. 5 years ago, 700 million lang ang presyo nung nabili ng Bronze Star. Nakuha pa nila yun ng buo. Namanipula kasi. At ngayon, dahil lang sa insolvent enterprise na sila, magkakakitaan na. Gusto na nilang ibenta ng 5 billion won. Sobrang laki naman yata nun ah. Sir, may punto puro si Mr. President. Kapag nalaman to ng ibang pharmaceutical company... Bakit? Meron pa ba ibang pagpipilian? Posible ba talaga? Basta hawak ang crude drug, magagawa ng windowsole? Hindi na mahalaga kung star o heart-shaped pa yan. Tatalab yan sa kanila. E di parang knock-off pala ng windowsole yan. Parang.
Hello, Yonjo. Nasaan ka ba ngayon? Teka, makinig ka muna ng mabuti sa sasabihin ko. Yung chairman ng pharmacy, kontakin mo na ngayon na. Bilis! Ano? Kailangan natin ang tulong nila! Hello? Ano, meron ka ba nakuha? Oo. Yung ibang researchers matagal nang umalis. Mga nag-abroad na mga loko. Yung team leader na lang ang natira para bantayan yung gamot na tinambak nila. Naunahan nyo lang siya bago niya panidispatcha yung Windazole. Sandali lang. Ano yun? Team leader ba ka mo? Oo, bakit? Yung lalaki na patay, sa warehouse ba yon? Siya yung team leader. Ay, lintik. Nalaman ko rin dati magkaklase pala yung team leader at yung CEO ng jowa. May mga picture sila magkasama. Matagal na magtropa. Nakakaduda nga eh. Kaya yun, pinatawag na commissioner si Chief. Salamat. Kuya, mukhang hindi lang yung researchers ang nagplano. Ano? Yung researcher kagabi ang leader. Malamang, nakipagsabuatan siya sa CEO. Posible rin siyang mastermind dito. I'm about to sign the contract. Don't worry na. I'll take care of it. Yes, sir. Good job. Ito yan. Wilson? Yun lang ba? Lahat ng to para sa pera? Mukhang ganun. Mga walang puso. Hello? Nasaan ka? Bakit? Nasa labas ako na quarantine. Eh, masama nangyayari. Ewan ko kung ano eh, pero ang daming body bags ang dalagali sa loob. Bro, hindi ba dapat nandito ka? Ihinto mo ang truck. Ihinto mo, dali! Bakit? Puntahan mo pamilya ko. Ha? Kapag may nangyari sa kanila, lagot ka sa akin. Paano ka? Basta sumunod ka na lang! Ay, naman eh! Sandali! Pakiusap! Pakinggan niyo ako! Parang awa niyo na! Makinig kayo lahat sa akin! Excuse! Pakiusap naman! Pakinggan niyo ako! Makinig kayo! Makinig kayo lahat sa akin! Makinig kayo! Pakiusap! Makinig kayo! Nasa loob yung crew drug! Gamit yun, may ililigtas natin ang mga pamilya natin! Kaya tulungan niyo ako makapasok doon! Tulungan niyo ako na tulungan ng lahat ng mga biktima! Sige na! Tulungan niyo ako! Maawa na kayo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan natin siya! Pumasokan niyo siya! Pumasokan niyo siya! Pumasokan niyo siya! Wala ka alis! Wala ka niyo! Formality, ang Yowin Pharmaceutical na nagmamayari ng 51% ng shares ng Jowa, habang ang pamahalaan ang guarantor. Sangayon sa request ng Jowa, magpipirmahan ang dalawang CEO. Tapos sa pirma ng Prime Minister, agad magiging effective ang agreement na yon. Sige, simulan na yan. Sandali lang po! May problema po ba? Ikaw na ang pinakawalang pusong nakilala ko! Ano ba? Tumigil kayo! Wala ka alas! Thank you.
Alicia! Naiintindihan mo ba? Ikaw, ano sa tingin mong yung crew truck ng Windesol? Nasaan yun? Po. Ano? Ma, pati yung sa akin po. Dahil lang yan sa sobrang uhaw. Inom lang, dali. Pasok dyan sa storage room. Kailangan kasi na susi para dyan. At executive lang ng kumpanyang may hawak na susi dyan. Promise! Patay tayo pag pinindot mo yan! Ano na? Ano gagawin? Ang manufactured drugs, may crude drug at excipient. Yun ang kumokontrol sa rate ng effectivity.
Lahat ng manufacturer may linya ng vermicides, di ba? Yung excipient, hindi nyo ilalagay. Ilalagay lang yung crude drug ng windazol. Nakuha mo? Makap lang ito ng gamot. Huwag na natin isipin ang legality nito. Basta magligtas muna tayo ng mga buhay. Nasaan yung crude drug? Parating na. Ha, yan na pala. Naipasa na po yung crude drug sa pharmasok. Lahat ng manufacturer, sisimulan na daw ang production mamayang gabi. Song Injo, ang galing mo. Tumama rin tayo. Kuya! Nandito kami! Diyos ko, maraming salamat. Mama! Papa! Nanay, ang sasama ko. Ang gagawin yung dalawa. Dahil sa pagtutulungan ng nasa 20 pharmaceutical manufacturers na simulan nang i-deliver sa iba't ibang quarantine centers sa bansa ang mass-produced na horse hairworms herbicide. Pharmaceutical ang nagplano ng epidemic 5 taon na ang nakalilipas. Nagawa niyang ganun para lang sa pera. Dapat siyang bitayan eh. Dapat nga mahiya ka rin. Isa ka pang pera laging iniisip. Diba? Natuto na ako ngayon. Hindi lang talaga pera ang mahalaga. Grabe. Ang laki dapat nakikitain nila. Tama na nga daldal mo. Baka mali tayo sa play. Oo nga pala. Nahal-nahal lang. Kimchi naman. Jinu, anak! Kapit na mahigpit, ha! Enjoy na enjoy silang dalawa, hindi ba? Gusto talaga nila yan, eh. Ang dami ko na palang atraso sa kanila. Ano ka ba? Naging busy ka lang. Sorry, sweetheart, ha? Huwag ka nga mag-sorry dyan. Mama! At saka thank you pala. Para saan? Hindi mo kasi okay iniiwan. Ikaw kaya nagligtas sa amin. Papa! Mag-abroad kaya tayo? Papa! Abroad? Hindi pa nakakapag-abroad ang mga bata. Saan naman? Okay lang, kahit saan. Basta kung saan maraming pharmacy. Bakit? Nag-aalala ka may horse hair worms din sa abroad? O bakit?